Bago po tayo magpatuloy, shout out po sa lahat ng sumusubaybay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kabanata 666. Nasaan si Harvey? Agad na si Zach Zimmer ay tumalon at sinabi ng galit. Kinuha ni Simon Zimmer ang pagkakataong ito. Hindi mo ba nakikita na wala siya? Tumakbo na siya sa malayo. Si Senior Zimmer ay nanginginig sa galit. Harvey York, bastard ka. Papatayin ko siya. Alis na tayo. Hanapin ang bastard na iyon. Isang karamihan ng tao ang galit na nagmarcha palabas ng bulwagan. Nang umalis na ang Zimmers, si Simon Zimmer pinalabas ang isang hininga ng kaluwagan. Salamat sa kabutihan na ako ay matalino. Nabugbog sana ako ng masama kung hindi ako matalino. Salamat sa kabutihan mo rin dito. Sila ay hindi sakin naniniwala kung hindi mo sinabi, si Simon na kinakabahan. Bakit ko pa sasabihin ang mga bagay na ganito kung hindi para sa pag-save ng iyong kaluluwa? Ngunit ang marumi, si Harvey ay hindi lahat nakapakipakinabang pa rin. Mas mahusay siya sa pagiging isang scapegoat. Teka, hahanapin natin ang aking kapatid at kapatid-in-law ko at humingi ng pera sa kanila. Puputulan ng mga tao ang iyong daliri kung hindi tayo magbibigay sa kanila ng pera sa lalong madaling panahon. Nagpakawala ng buntong hininga si Lillian Yates, hindi nag-aksaya si Simon ng mas maraming oras upang magsalita pagkatapos na narinig ito, agad siyang naghahanap ng mahalaga at mamahaling regalo sa paligid ng bahay. Nagpunta ang mag-asawa sa hotel kung saan si Tanya Yates sa isang sulyap ng isang mata at naka-check-in. Big sister, brother-in-law, anong uri ng negosyo ang hinahanap niyo ba ako ng maaga sa umaga? Tanong ni Tanya habang nakakaramdam pa rin ng groggy little sister, brother-in-law. Pumunta ako dito ng diretsyo ang punto. Kailangan kong humiram ng 14 milyong dolyar mula sa iyo. Kailangan ko ito para sa isang deal sa negosyo. Huwag mag-alala kung sa palagay mo ay hindi kami maaaring magbayad ng pera mo. Alam mo ang tungkol sa Silver Nimbus Mountain Resort Project, nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ito ay hindi maging isang problema upang makakuha ng milyon-milyon kung ang proyekto ay magtagumpay. Sina Simon at Lillian ay direktang sinabi, sila ay hindi na pinipigilan. Sina Tanya at Layton Love ay nabigla sa laki na hiniling nila, ngunit nagbigay pa rin ng pag-iisip tungkol dito at sinabi, bigyan kami ng ilang oras upang pag-usapan ito. Matapos ng kalahating oras, sila ay pumayag na ipahiram ang pera kapalit ng stock ng shares mula sa Silver Nimbus Enterprise bilang collateral. Walang problema, dadalhin na namin kung ano ang gusto niyo mamaya. Tumalon si Simon sa tuwa, hanggat malapit na ang pera, magiging ligtas ako. Ngunit sa sandaling iyon, ang telepono ni Tanya ay nagring. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago sa isang sulyap ng isang mata. Siya pa rin ay napakamagalang kahit na siya nakikipag-usap sa taong nasa kabilang panig ng telepono. Mangyaring ibigay sa amin ang iyong mga tagubilin. Wala naman ito. May sasabihin lang ako na walang kabuluhan, kung sakaling maloko ka ng ilang mga tao. Ang ekspresyon ni Tanya ay normal pa rin pagkatapos nang may sinabi ang isang tao sa telepono, ngunit ang kanyang mukha ay nagbago ng malaki nang mas matagal siyang nakikinig. Kalaunan siya ay sumulyap kina Lillian at Simon na puno ng kasiraan ng loob. Oo, salamat sa pagsabi sa akin. Si Tanya ay kumukulo sa galit matapos natapusin ang tawag, pagkatapos ay bumulalas siya ng galit, gaano kayo katapang na magsisinungaling sa akin? At sinabi mo na kailangan mo ng pera para sa negosyo. Halata ito dahil natalo si Simon ng 14 milyong dolyar sa pagsusugal. Natigilan din si Layton, hindi niya mapigilan ang galit matapos mapagtanto na si Simon ay niloloko siya. Lumayas kayo, balikan niyo upang makita ako kapag binayaran mo ang iyong utang. Marumi, wala kang natutunan na kapakipakinabang ngunit sa halip natututo kang sumugal. Sina Simon at Lillian ay sinipa palabas ng silid na ganyan at pareho silang naguguluhan habang sila ay lumakad papunta sa bulwagan. Napagkasunduan na nila na ipahiram ang pera, pagkatapos sapat na ang tawag sa telepono para sa kanila na iurong ang kasunduan. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Nabalisa si Simon sa puntong naruroon siya sa gilid ng luha.
Siya ay nasa malaking problema kung siya ay hindi magbabayad ng utang. Sa kabilang banda, si Mandy Zimmer ay naghahanap din para sa mga paraan upang makahanap ng pera. Ngunit kahit na sila ay palamigan ng pampublikong pondo ng Silver Nimbus Enterprise, makakakuha lamang sila ng halos 4 na milyong dolyar, hindi sila makakakuha ng higit pa doon, ngunit sa sandaling kinuha nila ang pera ng Silver Nimbus Enterprise. Kailangang isara ang Silver Nimbus Enterprise at ang proyekto ng Silver Nimbus Mountain Resort ay maaaring maging inabandona dahil doon si Mandy ang magiging salarin ng Zimmers kung mangyari yun. Kabanata 667. Kasabay nito, nagsimula na si Harvey York ng kanyang imbestigasyon. Nagtanong siya ng impormasyon mula sa mga koneksyon niya na may ilang mga gangsters at talagang sigurado na si Simon Zimmer ay hindi niloloko mula sa simula. Siya nananalo ng marami sa simula at puro swerte at hindi man ito sinasadya. Nawala lang ang pera niya dahil nakilala niya ang isang bihasang manlalaro sa nasabing laro. Ligtas na ipalagay na nangyari ang insidente na nakaplot ng isang tagalabas, ngunit ang lahat ay walang kamali-mali, wala siyang makitang anumang bagay tungkol sa sitwasyon. Siyempre, mas madali para sa pulisya na alamin kung ano talaga ang naganap kung tinawag sila. Ngunit kung mangyayari iyon, kung gayon si Simon Zimmer ay kailangang mabuhay sa likod ng mga relas. Kung iyon ang kaso, si Mandy Zimmer ay tiyak na masasaktan. At tiyak na ayaw ni Harvey na makita siya sa ganoong paraan. Sa lahat ng katapatan, 14 na milyong dolyar lamang ito. Sa kanyang halaga, magiging 1 minuto lamang mabayaran na ang pera. Ngunit nais pa rin niyang makilala ang taong nag-o-orkestra ng lahat ng ito. Sa bahay ng Zimmers, si Simon at ang kanyang asawa ay nag-iisip na ng mga ideya para sa buong araw, walang paraan upang makuha itong malaking pera ng mabilis. Maraming tao ang agad na nag-hang up ng kanilang mga tawag pagkatapos na maririnig na nais nilang humiram ng milyon-milyong dolyar. Sa sandaling iyon, ang pag-iisip lamang na ang daliri ni Simon ay maputol sa lalong madaling panahon at siya ay malantad tungkol sa sitwasyon na talagang sanhi ng kanya, siya ay nanginginig sa kanyang paa. Honey, anong gagawin natin? Maaari kang mag-isip ng ibang mga kahalili. Hindi ko gusto na ang aking daliri ay maputol, sinabi ni Simon na nakasimangot. Nagbigay ng malaking buntong hininga si Lillian Yates at sinabi, tumawag lang ako kay Mandy. Sinabi niya na maaari lamang tayong makakuha ng 4 na milyon. Maaari siyang pumunta sa kulungan dahil sa pagkuha ng publiko na pondo. Ngunit nagsimula na siyang tumingin sa paligid ng mas maraming pera. Maaaring kailanganin natin ng ilang araw bago tayo ay maaari ring makakuha ng 14 na milyon. Hindi tayo makapaghintay ng matagal. Lahat ng aking mga daliri ay magiging putol kung gagawin natin. Ang malamig na pawis ni Simon ay tumutulo sa kanyang buong katawan. Iyon ang dahilan kung bakit dapat ibaling sa ibang tao imbis na ikaw. Sinabi lang ni Lillian, nanlilisik ang mga mata ni Simon nang marinig niya iyong pahayag. Sinasabi mo na dapat nating itulak ang marumi, si Harvey upang putulin ang kanyang mga daliri sa aking lugar. Mayroon ka bang ibang tao na extra? Ang marumi na iyon ay walang silbi pa rin. Ngayon ay isang magandang oras upang e-recycle. Ginawa mo na rin siyang scapegoat, diba? Uminahon si Lillian, tumanggaw si Simon sa pag-aproba. Tama, marumi siya, walang silbi. Yamang ang isang taong tulad nito ay naging aming manugang. Kailangan niyang ibalik ang isang bagay sa pamilya. Siya ay umasa na sa amin upang mapanatili siyang buhay pa rin. Hindi ito masaktan ng malaki sa kanya kapag pinutol ang mga daliri niya. Siya ay darating para sa kanya. Bumantong hininga si Lillian Yates at sumagot, ang tanging problema natin ngayon ay si Mandy. Malambot talaga si Mandy. Hinding-hindi niya hahayaan si Harvey ang pumalit sa lugar mo kung malaman niya. Pagkatapos ay pinapanatili natin siya sa dilim. At pagkatapos ay linlangin natin si Harvey na pumasok sa aking kahalili. Sinabi ni Simon habang naghahalo ng kanyang ngipin. Pagkatapos ay dapat nating makuha ang Senior Zimmer at ang iba pa dito upang maglagay ng higit na presyon sa marumi, kay Harvey. Kung hindi, ang marumi na ito ay maaaring hindi isumite ang planong ito na madali. Magandang punto.
Marahil ay hindi nila mahahanap ang marumi na ito kahit na matapos ang isang buong araw, tama. At marahil ay kumukulo na sila sa galit ngayon. Tumanggo si Simon Zimmer at agad na nagsimulang ayusin ang mga bagay. Di nagtagal, tumawag siya kay Mandy at sinabi sa kanya iyon. Sumang-ayon si Tiger Ray sa pagkaantala sa deadline para sa isang ilang araw upang makapag-isip siya ng iba pang mga ideya ng pagkuha ng mga pondo. Pagkatapos nito, tinawag niya si Senior Zimmer at ang iba pa. Mabilis silang dumating matapos marinig na si Harvey na iyon ay natagpuan. Pagkatapos ay tinawag niya si Tiger Ray at tinanong kung siya maaaring hayaan si Harvey na ang parusahan sa kanyang kahalili. Masayang sumang-ayon si Tiger Ray. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 668. Sa kabilang panig, si Tiger Ray ay nag-hang up sa telepono. Pagkatapos ay tumayo at magalang na nag-dial ng isang numero ng telepono na may magandang singsing sa buntot ng mga numero. Lord York, ang lahat ay nagpapatuloy tulad ng binalak mo. Ang Zimmers ay gagamitin si Harvey York upang kumuha ng responsibilidad. Mabuti, pagkatapos ay magpatuloy bilang ating plano. Tandaan, si Harvey ay isang maliit na pakikitungo. Mangyaring mag-ehersisyo at mag-ingat. Siyempre, pinatong ni Tiger Ray ang telepono at sinimulan ang kanyang pagkuskus na magkasama ang mga palad sa pag-asa. Sa Silver Nimbus Courtyard, pinatong ni Wayne York ang telepono at ang kanyang malamig na ekspresyon ay ipinakita sa kanyang mukha. Si Stephen York ay nakaupo sa harap niya, tumawa at tinanong, ito ay tulad ng isang simpleng freak, ito ay sobrang kamalian. Sa palagay mo ba ay si Big Brother ay talagang mahuhulog para dito? At hindi mo ba namamuliin kung sino siya? Paanong maaari niyang hayaan ang isang tao na putulin ang kanyang daliri ng masunurin? Kalmadong sumagot si Wayne, alam ko na ito ay imposible sa normal na mga kalagayan. Anong uri ng tao si Tiger Ray? Hindi siya kahit na may karapatang dilaan ang kanyang sariling mga paa. Ngunit alam mo ba na maaaring hilahin ni Hers ang mga patay na leon sa pamamagitan ng balbas? Kung magplano tayo laban sa kanya habang hindi niya ito inaasahan, marahil ay makakatagpo siya ng isang hindi inaasahang kabiguan. Kinuha ni Stephen ang tasa ng tsaa sa harap niya at sinabi ng mahinahon, ang kanyang Sky Corporation ay magiging itinuturing na isang malakas na puwersa kamakailan, ang pagkuha ng ilang mga malalaking proyekto sa Buckwood. Sa ilalim ng mga sitwasyong ito, kahit na hindi mo magawa upang putulin ang kanyang kamay, ito ay isang magandang bagay para sa Yorks kung maaari mo ring ilock siya sa pagkabihag para sa iilang araw. Malamig na tumawa si Wayne habang inilipat ang kanyang tingin sa gilid ng bulwagan. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Quinton York. Ngunit alam niya na hindi siya makatayo laban sa mga pader at kanya ni Harvey. Si Prince York, ang maalamat na Prince York. Kahit na ang taong namamahala sa kapangyarihan ng York sa mga kalye, si Wayne ay walang kumpiyansa na kunin pababa si Harvey sa sandaling iyon. Sa kabilang panig, ipinagpatuloy ni Harvey ang kanyang pagsisiyasat ng tama kapag ang katotohanan ay halos nasa kanya ng paningin, tinawag ni Simon Zimmer ang kanyang telepono. Harvey, dali-dali, nagkaroon ng isang pag-ikot, halika agad sa kasino. Matapos ehang ang telepono, nakarating na si Harvey sa lugar sa isang paunawa. Nang nandoon na siya, nakita niya si Senior Zimmer at ang iba ay naghihintay sa kanya. Si Senior Zimmer ang unang lumakad papunta sa kanya at sinampal siya sa buong mukha niya sa sandaling lumakad siya sa harap. Ano ang mali sa iyo? Maliit kang bastard, nawala mo ang 14 milyong dolyar sa taya. Ikaw ba ay sinusubukan mong patayin ang Zimmers? Ang pamilya ay malapit nang masira ng nag-iisa sa iyong kamay. Gusto ko talagang patayin ka ngayon. Nagyelo si Harvey. Kailan ako sumugal? Paano ito naging kasalanan ko? Ngunit nang makita niya ang mga mukha ni na Simon at Lillian Yates sa hindi masyadong malayo, naintindihan niya kaagad. Sa madaling salita, inilipat nila ang lahat ng sisihin sa kanyang sarili. Malinaw na naibulalas siya ni Senior Zimmer mula pa noong siya ay hindi alam ang buong kwento.
Bago pa man mabuksan ni Harvey ang kanyang bibig, ang isa ay agad na lumakad at nagsimula ang responsable upang masabihan siya, "Harvey, kailangan mong kunin ang responsibilidad sa ginawa mo." "Tama iyan. Kailangan mong kumuha ng responsibilidad." Ang Senior Zimmer at ang iba pa ay praktikal na umungol sa kanya. Pagkatapos ay hinatak siya ni Simon sa tagiliran at bumulong sa kanya, "Makakatagpo mo si Tiger Ray sa aking lugar mamaya. Kung hindi ka sumunod, gagawin kitang magdiborsyo kay Mandy. Gagawin ko ang ipinangako ko." Naglakad din si Lillian at pinayuhan siya, "Kung ikaw ay sumusunod sa iyong biyanan, maging mabuti kaming manugang sa hinaharap. Hindi ka namin bibigyan ng malamig na balikat kahit na ikaw ay mawala ng daliri. Si Mandy at ako ang bahala sa iyo magpakailanman." "Tama, marumi ka pa rin. Magiging maayos ka kung ikaw ay mawala ng daliri." Kabanata 669. Nagyelo si Harvey York, nabigla siya ng lampas sa paniniwala. Nag-isip pa rin siya ng paraan upang malutas ang problema at upang malaman kung sino ang salarin. Ngunit hindi niya inakala na sina Simon Zimmer at Lillian Yates ay walang puso na ito upang gawin siyang mabilis na scapegoat. Kung hindi ito para kay Mandy Zimmer, hindi siya bababa at medyo interesado sa bagay na ito. Kung hindi para sa kanya, tumakas na sana siya, ngunit para kina Simon at Lillian, ito ay isang desperadong sukatan para sa mga desperadong oras. Kung hindi nila inilipat ang sisihin kay Harvey, gagawin nilang tapos na. Kahit na, hindi nila iniisip ang gagawin. "Ano pa ang hinihintay mo? Aminin mo iyong mga pagkakamali." Pagkatapos ay kumuha ng responsibilidad para sa lahat sa kanila. Malamig na sinabi ni Senior Zimmer, "Sa sandaling ito, si Tiger Ray ay naglalakad na at ang kanyang mga tauhan sa kasino, at nakapaligid sa Zimmer sa oras na ito. Nandito siya. Mangyaring gawin ang dapat mong gawin kasama niya." Bago pa man mag-react si Harvey, sina Simon at Lillian ay naitulak na siya palabas. "Ikaw si Harvey York. Ilayo mo siya." Kuminang ang mga mata ni Tiger Ray at agad na nakuha ang kanyang mga braso at ikinulong ng mga lalaki ang mga braso ni Harvey at pagkatapos ay kinaladkad siya palayo. Nagbuntong hininga sina Simon at Lillian matapos makita iyong eksena na ipinakita sa harap nila. Hanggat pumayag si Tiger Ray, wala silang pakialam kung makaligtas man si Harvey o hindi. Sila ay iginagalang sa sandaling nakuha si Harvey sa malayo. "Umalis na tayo dito. Huwag nang mag-drag sa kanyang mga problema." Si Simon at ang kanyang asawa ay mabilis na umalis. Umalis din ang Zimmers, ayaw nilang magdulot ng hindi kanais-nais na problema. Pag-uwi, sumimangot si Simon at sinabi, "Ngayon ay medyo matagumpay, maaaring ito ang pinakamahusay na gawin ito. Iniisip ko kung masisisi ko ang marumi sa lahat." Nagbago ang ekspresyon ni Lillian at pagkatapos ay sumagot siya, "Kaya sinasabi mo na gagawa ka kay Harvey at magbayad para sa $14 milyong sa kanyang sarili, pagkatapos ay gawin siyang magdiborsyo kay Mandy at i-disassociate ang ating sarili kasama niya." "Tama." Kinilala ni Simon ang kanyang tugon ng natural. "Kung maaari nating hilahin ito, hindi lamang natin malulutas ang problema sa utang. Ang pinakamahalagang bagay ay ang sipain ang nakakainis na maruming ito sa labas ng bahay. 2 ibon, sa 1 bato. Si Simon ay ipinagmamalaki, siya ay natutuwa sa kanyang master plan na siya ay concocted lamang sa lugar. Pinigyan ito ni Lillian ng isang pag-iisip at malamig na natawa. "Nais mo, huwag kalimutan, ikaw ang nawala ng pera at ang isa na pumirma sa kontrata sa unang lugar. Paano mo maaaring ilipat ang lahat sa kanya? Bukod doon, marahil maaari mong ibenta ang kanyang mga alahas na binigay kay Mandy. Narinig ko na sila nagkakahalaga ng 1 kapalaran. Hinayaan ni Simon ang isang mahabang buntong hininga. "Alam ko iyon, ngunit nakalimutan mo ang tungkol sa black and white na nakasulat sa legal na papel. Ang mga bagay na iyon ay na-mortgage." Si Lillian ay nagyelo sa 1 segundo, pagkatapos ay nanginginig sa galit. Ngunit walang ibang pagpipilian, kailangan nilang isipin ang isang mas mahusay na solusyon o maaaring walang magawa silang tumitig. Ipinadala ni Simon ang kanyang sarili sa kanyang sariling kamatayan. Nang walang pangalawang pag-iisip,
Ang mag-asawa ay pareho silang tumingin sa isa't isa. Kailangan namin ng isang plano upang ilipat ang utang sa marumi sa isang beses. Ang marumi at utang ay talagang isang tugma na ginawa sa langit. Kasabay nito, sa kasino, si Harvey ay dinala sa isang maliit na madilim na silid. Si Tiger Ray ay nakaupo sa harap niya, napapaligiran ng mga kalalakihan. Sinukat niya si Harvey, pagkatapos ay gaanong tumawa pagkatapos ng isang sandali. Sa katunayan, ikaw ay isang live-in na manugang, dapat ikaw ay nanginginig sa iyong mga paa ngayon. Isang tao ang talagang hiniling sa akin na maging maingat sa iyo, ngunit hindi ko makita na tingnan ang lahat ng espesyal na ngayon na tinitingnan kita. Bumalik si Harvey kay Tiger Ray at tinanong, sino ang nagpagawa nagtatrabaho ka para kay? Si Chopper Leon ay hindi man lang maglakas loob na hawakan ako. Ang taong pinagtatrabahuhan mo ay dapat may ilang mga bayag. Kabanata 670. Hahaha. Chopper Leon, hindi gagawin ng Dragon Head Leon ang maglakas loob na hawakan ka. Nagyelo si Tiger Ray ng isang maikling sandali, pagkatapos ay sumabog sa pagtawa. Hindi ka lamang gumagamit ng mga gang boss, ang pangalan pa ni Dragon Head Leon ang ginamit mo na takutin ako dahil lang sa alam mo ito, tama. Ipaalam ko sa iyo, nagtapos ako sa Universidad ng Bansa H. Huwag mo ring subukang gamitin ang pangalan ng Dragon Head Leon na takutin ako. Kahit na alam mo rin si Master Cesar at Sean Bills na mga pangalan, walang ibig sabihin sa akin. Ang katayuan ng taong sumusuporta sa akin ay, naramdaman ni Tiger Ray na may isang bagay na natapos noong siya ay nasa gitna ng kanyang sinabi, bigla siyang tumigil. Nagbigay siya ng mahigpit na pagtingin kay Harvey York at pagkatapos ay sinabi, hindi nakakagulat na may nagpayo sa akin na mag-ingat sa iyo. Ako ay halos na trick ng iyong katalinuhan. Alright, sapat na walang kaparirikan sa iyong maliit na prick. Dahil dinala ka ng biyanan mo dito upang magbayad ng kanyang utang, ayon sa mga patakaran, ako ay paputol sa isa sa iyong mga daliri ngayon. Handa ka na. Pagkatapos ay hinila ni Tiger Ray ang isang kutsilyo at itinapon ito sa mesa pagkatapos niyang magawa ang pakikipag-usap. Nais mo bang gawin ito sa iyong sarili? O mas gusto mong magkaroon ng mga batang lalaki upang matulungan ka? Inabot ni Harvey ng kanyang kamay upang kunin ang kutsilyo at sinuri ito. Isang kutsilyo na ginagamit ng militar mula sa Timog Amerika, hindi rin madulas. Malamig na natawa si Tiger Ray, magandang mata, ngunit kung ano ang mabuting gawin sa'yo. Hindi sinabi ni Harvey ang isa pang salita, pinatayo niya ang talim ng kutsilyo gamit ang kanyang gitna at index na daliri at hinimas ito ng kaunti. Ang kutsilyo na ginagamit ng militar ay pagkatapos ay umiikot sa pagitan ng kanyang mga daliri tulad ng isang umiikot na tuktok. Ito, sa isang sulyap ng isang mata, ang lahat na naruroon ay bahagyang nagulat. Ang trick ni Harvey ay hindi maaaring gawin ng isa kung ginawa nila hindi sila makapaglalaro sa kutsilyo ng matagal. Ito ay hindi lamang ilang larwang kutsilyo upang gumawa ng mga trick ngunit isang aktwal na matalim na kutsilyo. Ngunit si Harvey ay naglalaro sa paligid nito tulad nitong parang laruan lang. Automatikong nagtanong si Tiger Ray pagkatapos niyang magyelo, bastard ka, saan mo nalaman ito? Sino ka sa tingin mo ang sinusubukan mong takutin? Ang isa sa mga mandirigma ay sinabi ng walang katiyakan. Boss, tandaan lamang na ang mga sundalo na nakipaglaban sa larangan ng digmaan ay naglalaro ng isang kutsilyo na tulad nito. Ang mga taong hindi nakakita ng pagdanak ng dugo ay hindi magkakaroon ng lakas ng loob na maglaro sa isa. Ang mga ekspresyon ng lahat ay nagbago kaagad pagkatapos na marinig nila ang sinabi ng manlalaban. Si Tiger Ray ay sumimangot sa una, pagkatapos ay malamig na tumawa, oh, itigil mo na lang ang naisip na iyon. Sa tingin mo ba ay tulad ng isang tao siya ay kabilang sa militar? Hindi man siya tumingin sa bahagi. Marahil ay natutunan niya ito sa internet lang. Sino sa palagay niya ang sinusubukan niyang takutin? Pinahinto ni Harvey ang paggalaw ng kanyang kamay at ang pagpapatayo ng talim ng kutsilyo, pagkatapos ay mahinahon na sinabi, bago ako magtapos na maglaro, sasabihin mo sa akin kung kanino ka nagtatrabaho. Hindi kita gagawing responsibilidad kung gagawin mo.
Kung hindi, magkakaroon ka ng mga kahihinatnan. Isang kapalaran na mas malala pa kaysa sa kamatayan. Hindi talaga ako isang taong mapagpasensya, kaya magmadali at gawin ang iyong pagpipilian. Hindi sinasadya ni Harvey, ngunit matapos marinig ang sinabi niya, si Tiger Ray at ang kanyang ilang dosenang mga mandirigma ang tumawa sa kanilang mga ulo. Ang live-in son-in-law ay malapit nang magkaroon ng kanyang daliri na putulin, paano pa rin siya magbanta sa mga tao dito ng tama ngayon? Halos tulog pa rin siya. Lahat ay nakatingin kay Harvey na parang tulala siya. Ang taong ito ay talagang walang ideya na siya ay naglalaro sa kamatayan. Isang kapalaran na mas masahol pa kaysa sa kamatayan. Sumabog ang tawa ni Tiger Ray. Ang batang ito, iniisip niya na maaari niyang takutin ang mga tao sa pamamagitan lamang ng pag-aaral ng ilang mga kutsilyo na umiikot na trick. Ngunit mabuti iyon, kung hindi siya maglakas loob na gawin ito sa kanyang sarili, tiyak na tutulungan namin siya. Hindi naman kami ang unang rodeo. Matapos marinig si Tiger Ray at ang iba ay walang kaparerekon, pinaikit ni Harvey ang kanyang mga mata at sinabi ng mahinahon, "Ako ay medyo walang tiyaga, walang oras na ibinigay kung umalis ka. Kung hindi mo pa rin sasabihin sa akin ang gusto kong malaman, maipapangako ko na lahat kayo ay magkakaroon ng kapalaran na mas masahol pa kaysa sa kamatayan. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po."